Bagus sih, cuma gak kali ikut. Ang gagawin natin yun. Pag-aralan naman natin yung paggawa. Pinatawag na spiral na hagdan. Hindi ganyan ha. Hindi yung hagdan na ganyan. Spiral lang muna tayo. Tsaka akong tuturo yan pag ginawa ko yung sa kabila. Tara. Ah, makakakalikot. Dito na tayo. Ito yung spiral na hagdan. At hindi pa tayo nagkakape. Paano pa yung kagigisig ko lang eh. Ito, bago ako gumawa na ito, kailangan maghanda ka ng mga pambrace mo. Kaya nito, i-brace mo siya. Kasi hindi mo naman ito may kakabit yung step na to nang hindi ka gagamit ng brace eh. Dahil gagalaw yan. Kasi ispatan mo lang muna. Para pagkamali ka sa isang kinabit mo, maaaray mong tanggalin agad at baguhin. Ito, brace lang to. Tatanggalin mo yan. Ang ganito. Ito, brace lang din to. Yan. Makakalikot ha. Paliwanag sa inyo yan. Ayan, makakakalikot. Bigyan ko yun ng tip kung magkano mga ganito ha. Ito kasing mga ganito, GA kasi ito eh. Ang sukat nito kasi S40. Yung tubo na tres. Kakahalaga yan ng mga 1.5 ganon. Isang pyesa niyan. Pero pagka naman bababa lang yung inyong gagawin, hindi kalahating pyesa lang. Pero ito naman, ito namang angle bar na 1.5, 360 ng kapal, nasa 350, nag-range yan, 350 hanggang 370. Tapos ito, itong 9mm na square bar, ay nasa 150 lang ito eh, mura lang ito eh. Itong square bar. Ayan o, makakaligot. Ang ating spiral na hagdan. Makakaligot! Kamusta kayo? Papakilala ko nga pala sa inyo si Isqualito, asawa ni Isqualita. Kasi maliit lang eh. Pagka malaki-laki yung eskwala, tawag eskwala na. E pag ganito lang kalit, tawag dito eskwalito. O, liit eh, oh. Ito yung ginagamit, mga kakalikot. Yan. Ito na yung malakasan mo, eskwala. Ngayon, kung nakapatayo naman itong inyong ano, inyong tubo, gagamitin nyo ng lever bar. Yan. Ito. Here ka, magnetic. Kaya dapat, mas magandang gamitin nyo, sabi nga ni Master. Ay magnetic. O, tama mo. Original. Okay, yung gagamit ng local. O, di ba? O. O, ganyan lang. Tsaka mga presyo ng mga level. Hindi, to talaga tip to, mga kakalikot ha. Ano lang, kung bago pa lang kayo bibili ng level bar. Naranasan ko yung level bar na local. Wala sa level. Paano mo malalaman kung tama yung level bar mo? Gumamit kayo ng level hose. Tapos itapat niya itong gano'n, no? Minsan paling. Doon, na-experience ko yan mga kakalikot. Tandaan nyo yan. Totoo yung sinasabi ko. Pag bubili kayo ng mumurahin na level bar. Naging lapad dito mga kakalikot. Mula dito hanggang dito ay 9 inches. At ang naging taas niya ay ganun din. 9 inches. Yan. Ang pagkuha ng kanto nito mga kalikot. Ano yan? Ina-grinder yan ng pabilog na ganyan. Ito ang pattern yan. Dito. Dito mo ibabata yan. Drawing mo. Kaya lang mga kakalikot, ang pagkuha niyan ay hindi basta-basta 9 ang magiging pagitan mo. Akbang mo pataas. Depende sa hinihingi yan ng target mo. Kung saan mo papapatakin yung magiging baitang pinakadaan mo sa itaas. Kaya dapat alam mo yung distansya mula flooring sa baba hanggang sa finish ng flooring sa itaas. Kanya yan mga kakalikot. Ganito, explain ko mabuti. Ito mga kakalikot. Kapag ka itong lapad neto, ito, yung lapad na yan, ay
nilaparan mo, hinabaan mo tong lapad na yan, pag hinabaan mo yan, eh bibilis ang ikot niyan. Bibilis na pa ganun yan. Kapag may target ka kasi, kinakailangan yung lapad niyan nakabatay kung saan mo lang ilalagay yung iyong target. Kaya medyo mahirap din kung depende sa lokasyon, yung taas ng flooring sa itaas, tsaka ng mula sa flooring sa baba, ang batayan, kung paano magiging papapatak ang lapad mo. Kaya mas maganda yan kung ang magiging taas lamang neto ay 8 inches dahil yun ang standard na kasarapang hakbang. Pero yung 9, ayos na yan. Medyo matatangkad yung mga may-ari ng ginagawang bahay na to eh, ng attic. Kaya tamang-tama lang yung pagkakagawa na itong spiral na hagdan na ito. Yan. Pakita ko sa inyo kung saan, anong gagamitin nila dyan, paano ilalagay sa loob. Kasi may telis na yung loob ng bahay na to eh. Ito mga kakalikot yung plate. Lalagyan lang to ng bolt. Itotoks o ibobolt lang yan. Bubutasin lang yung tiles sa loob. Yung haba niyan mga kakalikot, mula dito hanggang dito ay 70 centimeter yung naging haba niyan. Yan. Tamtamang haba lang yan para sa butas na 120. Ito yung pinaka skeleton ng spiral na hagdan. Oh. Yan. Tingnan siya. Hop. Inasok na yung ating spiral. Eksi lang eh, kaya magaan eh. Ito na mga kakaligot. Ano? Pag nagtayo ng tubo, ano kailangan gagamitin mo ng level bar? Ayan ang tablero. Ano? Kailangan nakalevel dito. Hindi lang sa side na to mga kakaligot. Kailangan din sa side na to. Dahil dalawa ang hilig natin. Hilig left, hilig right. Huwag naman masyadong mahilig, ha? Masama yun. Basta hilig left, tsaka hilig right lang. Ayun mga kakaligot, ha? Oh. Sakto-sakto lang. Ang disadvantage lang kasi, nang nahuhuli yung pagtatayo ng tubo, nakasama na yung ano, na-assemble mo sa labas, ay mabigat. Hindi kagaya ng kapag in-assemble mo siya, inuna mo yung tubo dito, medyo magaan. Kaya lang kasi, ang iniingatan dito yung flooring na maganda. No? Yan, tatandaan nyo mga kakaligot ang advantage at disadvantage ng inassemble sa labas at inassemble sa loob. Yan mga kakaligot, oh. Lagyan na ng tinatawag na plate. Sa Tagalog, plato. Ay, maliit lang pala, platito. Ha? Yan, oh. Oops! Lagyan, oh. Over na hingin yan, mga kakaligot. Kakutinting ha. Ano? Ano? Kakalikot. Ayos ba? Ayos na loob. Ayan nakakalikot. Maliit muna yung ginamit na balas. Yung pang bato ha, yung may pakpak. Hindi si Superman ha, ito yung pakpak. Yan. Ito yung pakpak. Ito yung pambato na bala, mga kaligot. Ginamita muna ng upang unay o mas maliit dito, palaki ng palaki, para sigurado hindi mabasag yung kanilang tiles. Oh, very good mga kaligot. Sir, mga kakalikot, oh. hindi kinaya ni Katalito. Oh, hindi rin kinakailangan na si Araw na. Paaraw. Hindi ng katala. Ang laki na eh.
Kaya lagi nang pansin mo talaga ang presyo. Kaya kaya po yan. Baka sa ikwelo. Para suporta ng tubo natin. Sa mga kakalikot. Kapag ganito ang naging diskarte, mas maganda to. Tingnan mo. Ito biguit. Itong ganon. Tapos, ibabali mo siya. Bali mong para maging triangle. Lang. Para maging ganito ang kakalikot. Kung ito binali at hindi putol na ganito, medyo walang kantuhan tsaka bilog. Bilog ang gilid. Kaya yun ang maganda ngayon. Yung ganito pong nakapatong lang yung angle bar, ang magandang tapakan po nito ay flat bar lang. Dahil kung ito po ay gagamitan natin ng plywood, lulutang po yung ating plywood. Kaya mas maganda po kung flat bar ang magiging tapakan kapag ganoon ang diskarte. Mas maganda po kung babaliin lang binali mo yan, bilog yung kanto. Hindi pupuputulin. Kaya yun, ibang diskarte naman yun mga kakalikot. Ito mga kakalikot oh. Pagkita natin doon. Lalagay muna ng brace para parang ganito. Alam. Ayan, makakalikot ispatan niyo muna doon sa dulo. Ayan o. Okay, parang hindi mahirapan. Ispatan mo muna dulo. Ayan. Okay, ispatan mo dulo. Okay. Tama ngayon. Ilibid ka. Yung distansya nito dito. Tama ngayon level. Yung level. Tama ka. Yan. Ilibid ka. Alayo. Yung mga waiting. Tata-spinti po eh. Mag-level ka dito. Level sa harapan. Level sa likod. Level sa gilid. Yan mga kakalikot. Level. Level. Kapag magka-level na itong dalawa na to, siyempre dapat level na to. Yan. Kailangan level din yan. So mga kakalikot, ganyan lang pagkakabit ng baitang.
Ito mga kakalikot, itong mga brace na to. Aalisin yan. Ito, aalisin yan. Ito, aalisin yan. Hindi yan kasama yan dyan. Yan o. Nice. Hi mga kakalikot. Turuan ko kayo ng isang diskarte kapag inassemble nyo ito sa labas at hindi nakatayo dito. Nakita nyo itong triangle na step na to, yung inassemble nyo na yan. Ang gagawin nyo lang ay kunin nyo yung tamang distansya dito. Distansya, putol kayo ngayon ng inyong gagawing brace. Ngayon, syempre, yung haba nyan mula dito hanggang dito na tamang haba ah. Ang pinakamagandang diskarte dyan, i-eskwalahin mo dito. Eskwala dyan. Tapos, eskwala dito. Tsaka mo ngayon idikit dito sa pinakalikod niya. Tsaka mo ngayon weldingin sa likod. Ayan. Pagkatapos mong weldingin yan, ganun din yung gagawin mo sa susunod na step. Para patong ka na lang ng patong. Yung distansya dito, tsaka yung distansya dito sa kabila, kinakailangan ay pareho. Ayun, para medyo mabilis, tsaka salpak na lang ngayon. At ang sikreto lang yan ay eskwala. Di ba? Pag nasa labas ka, hindi mo na siya gagamitan ng level bar kung kabisado mo. Ayan, tingnan natin, silipin natin yung taas. Yan o, oh, yung pinaka-itsura ng ating natawag na spiral hagdan. Yan. Wala pa siyang hand railings o yung gabay sa gilid. Yan. Magiging sagabal kasi yun pag finish sa taas. Tingnan natin kung kailan yun magagawa. Puro ko sa inyo. Yan o. Kalikot, natapos na naman ang isang maghapon natin at sana may natutunan tayo sa paggawa ng spiral na hagdan. Huwag nyo sanang kalimutan mag-like, share, and subscribe.